Hi my loves, welcome back to my channel. In today's reading, we will go into channel some energies about love situation and messages from your person. So ngayon pa lang, isipin mo na kung sino yung tao na gusto mong ma-channel ang messages sa reading na ito. And bago tayo mag-move forward, I would like to invite you to follow our other social media platform. Nandiyan po sa description box yung mga links. If interested po sila sa mga crafts, meron din po tayong shop na meron po tayong mga varieties of designed bracelets. And nandiyan din po yung ating mga tools for cleansing, kagaya po ng mga incense and smudge stick. Okay, let's move forward to our reading. Okay, the focus of this energy is okay, ito dito tayo. Okay, and maaaring ito po basta ay love situation. It's either na kayo ay singles, meron kayong mga crush, or meron kayong kay MU, or in a relationship, even married couple. Ayun, waves, emotions coming going. Love situation for our collectives. Malungto eh. Desire, lust, sexual chemistry. Yes, emotions coming from going. Maaring some of you are desiring each one of you. Iba kasi, iba ang desire. Pero may halo siyang emotion. So, some of you missing someone. Or ikaw ay namimiss ng taong to. Some of you are part na yan ng naging past. Meron ng something sa inyo, namimiss kayo. Or nostalgic. Yon. Pwede din some of you are admiring you, or sabihin natin na nandito kasi sexual chemistry. Some of you, yung mga situation na no string attached, nandiyan din. Okay. Payback revenge. Ooh. What's that? Maaring some of you meron sa inyong offer. Trying to flirt you. Yun. Pwede yun. Some of you trying to flirt you. Some of you are into, pwede kang yung ma-involve sa ganitong sitwasyon na itong taong to ay hindi ready sa love. Kumbaga, full of emotion siya. And sabihin natin, ang kumbaga yung pagiging rebellion niya, or sabi nating isa sa mga ganti niya doon sa past, sa nag-cause sa kanya ng emotions before, maaaring ex niya yon, is yung makipag-flirt, no, with no string attached sa iba't ibang kapartner. Okay, maybe you are dealing with that type of person. Yes. Settlement. Ayan, agreement, compromise. Maaaring yes, ito malakas yung enerhiya dito na yung mga mutual understanding and no string attached. So some of you, i-invite ka ng taong to para sabihin natin, ito yung mga, are you familiar with this initial FUBU? Yes. And malalim yung taong to. Kumbaga, not emotional stable. Mapaglaro. Mapaglaro siya at maaaring maging instrumento kanya sa ganitong klase ng setup. Meron siyang revenge, full heart. And ito yung taong mag-a-approach sa'yo para makipag-settle na
yun nga, yung pag-nostring attach na hanggang dito, hanggang dito pa lang, wala kayong title na entitlement. And yes, it takes some conversations, getting to know each other. Nandun pa lang to, itong love situation na to is nandun. And ito, malakas yung energy dito sa settlement na to is, kumbaga, agreement with both parties. Wala dito yung tinatawag nating courtship. Okay? So, you're dealing with not stable emotion, or you are dealing with person na hindi pa siya ready sa mga emotional love responsibilities. Malalim siya. At itong interview na to, punot dulo siya. Diba? May mga movie na ganyan. Yung dadaan mo na yung iba, wala talagang title, hindi talaga sila, ganun. Pero ito yung situation, ito yung energy ng dalawa. It's all about lust and sexual chemistry. And this person, sabihin natin, may galit sa kanyang past. Kumbaga, maaaring nabigo ito. Maaaring nabigo yung taong to. At ito yung kanyang paghihiganti sa love. And ikaw, feminine, I see na more on feminine. Feminine energy, pwede din masculine, yes. Pero yun nga, kumbaga ito ay no string attached love relationship. Okay? No string attached love relationship. Ang tanong, game ka ba sa mga ganong klaseng bagay? Na yung taong kadil mo is not stable, not open. Merong deep inside, merong itinatagong hurt. May itinatagong revenge. Gusto mo ba maging part ng kanyang punish? Sabihin natin, kasi nawalan siya, parang nawalan siya ng gana or nawalan siya ng pagtingin when it comes to relationship. All they want is ito. Kaya, ayan, nagkakaroon siya ng FU body. Diba? Nagkakaroon siya ng F-body. Ang tanong, are you, kumbaga, ayan eh, may agreement, compromise. Yung namang no string attached na yon, nasa agreement talaga ng dalawa yon na no string attached, no title, but ito lang, okay? Ano, halukayin pa ba natin itong person na to? Okay. Are you willing? Kasi meron namang talk conversation pero nasa sayo 'yan. Pag ganito kalalim ang tao, merong emotions. Eto, meron din best story din. Pwede din ganito. Itong energy na to is sabihin natin nasa desire, nasa lust, nasa revenge, nasa galit, nasa sabihin natin hindi kaaya-ayang settlement or agreement. Actually, for me ha, yung kasi may pagka-karmic yung ganyang klase ng relationship. Hindi siya yung pang-settle down. Pero, meron din na nangyayari na nagmula sa ganon, sa ganitong state na as times goes by, as ano, kumbaga ilang beses na conversation, nagkaroon ng, sabi natin yan, get on the same page. Kumbaga nagkaintindihan, and ayun, may iba na napupunta sa tunay na relationship. Okay? But, ayan, you are dealing with manipulative and trickery. Pwede din, it is, sabihin natin yung energy na to is deceptive. Kaya, kumbaga, pwedeng ikaw
may feelings ka dito, pero itong person na to, only lust and sexual desire lang. And ito ay kumbaga, masyado kang nagpapadala sa illusion na may tendency namang mauwi kayo sa isang formal relationship. So manipulative siya, maaaring sometimes, or hindi lang sometimes, maaaring sweet to sa'yo. Maaaring pinagpapakataan ka niya ng mga bagay-bagay para mas maging ano, kumbaga consistent itong deal niyo na to. Kasi manipulative eh. Para maging game ka pa rin or maging game ka sa mga bagay-bagay. You are dealing with that type, trickery. And ikaw, sa sarili mo, willing ka ba sa ganitong klase ng relationship? Ito ba para sa'yo ay hindi pag-uubos ng oras? Maaring ikaw ay siguro some of my collectives are, sabihin natin, naboboard matagal walang love life, or some of your person ay sabihin nating boring, naboboard at ito lang ang kanyang gustong pagkalibangan. And ito hindi kasi kung naka-upright to, ayan ang sipag niya, di ba? But dito effortless siya. So ibig sabihin, hindi siya willing i-court ka or ligawan or gumawa ng effort para sa iyo. So meron ding type of laziness na energy dito and underqualified para sa iyo. Okay. And yes, this is karmic. Ayan, karmic. Karmic ang taong to para sa iyo. Siya ay karmic and wait. Okay, pailaw maganda. Ayan. Karmic, dishonest, may tendency, puro karmic ko. Ito ay may tendency din na dishonest. May tinatago din sa iyo. Maaaring may mahal tong iba. Your person loves someone. And ikaw, sexual chemistry ang nakikita niya sa'yo. I'm sorry ah. Pero yes, nasa sa'yo yun. Diba? Kaya nga to yung situation eh. And eto, please avoid for being reckless. Baka ikaw, hindi ikaw yung someone na yun. Pero kumbaga, dahil manipulative siya, parang pinapakita niya na okay lang naman na ganyan. And kumbaga, pag naging na-settle kayo, na depende yun sa agreement ninyo, pero hindi kumbaga your angels and guides are telling you not to be reckless. Okay? Not to be reckless about this person or towards this person. Okay, ano ba sa manang gagaling? Let's pull this card about your person. Let's pull some card. Okay, you are dealing with Taurus. You are dealing with Virgo. Ito ay sabihin natin perfectionist, masyadong nag-a-analyze. Alam niya kung ano ang gusto niya sa isang tao, sa isang partner. And maaaring ang gusto niya ay nandun sa past. Kaya siya ay nagkakaroon ng revengeful heart. Maaaring perfectionist siya, meron siyang standard na gusto, and kaya ito yung nakikita niya sexual chemistry, hindi pa ikaw yung standard na hinahanap niya. Okay, I'm sorry my loves, kumbaga ito yung nababasa kong energy para sa'yo. I hope na kumbaga nalilinawan ka sa mga bagay-bagay. And kagaya ng sinabi ko, if you are in relationship, maaaring nandiyan ka na sa relationship kayo pero mas active, or some of you are, kumbaga, ang nararamdaman na lang is puro lust. Some of you ay nakipag-deal sa ganitong klase ng relationship because of out of revenge.
Yun, di ba? Malino na malinaw, these readings is a sign for you to recognize this red flag. Ayan. Or, sabihin na natin, ayan, the divine will help you to recognize signs and miracles. Okay, to, maybe this reading is one of the signs na maaring you are dealing with this type of person or maaring meron pa lang na dumating sa'yo. If ever na may dumating sa'yo, at least aware ka. Alam mo kung saan ang gagaling itong taong to. Meron siyang deep emotion na dala-dala sa kanyang heart. Meron siyang revenge na dala-dala sa kanyang heart. Look deeply within the discovery or discover your soul. Okay. Maaaring siya din ay maging poison sa'yo, sa yung spiritual, kung ikaw ay spiritual or religious, maaaring siya ay maging poison sa'yo. Look deeply within the this relationship. The sole purpose in your relationship. Ano ba ang purpose nito? Kung kayo ay in relationship, mutual understanding or sige, ano bang purpose nito pag ginawa niyo to? Ano ang purpose niyan sa inyo, sa relationship niyo? Para mas mapagtibay, para mas mag-getting to know each other. Kumbaga, look deeply within to discover pa. So, over and over again, this is karmic, malinaw na malinaw na this is karmic. Siya ay, kumbaga na-encounter mo ulit para bigyan ka ng, or turuan ka sa mga bagay-bagay, and your angels and guides are helping you to recognize that. Ito ay malinaw na, kumbaga, sabihin natin, no string attached relationship. So, ano kaya yung message? Let's see the message from this person. Please give me time. I've never felt this way before. Na broken heart nga itong iyong kumbaga nadala siya sa love. I mean what he said. So ibig sabihin, ito nga ang gusto niya. Kung ano yung na-agreement mo, iyon pa lang talaga. Kung ano yung napag-usapan niyo, iyon pa lang talaga. Kumbaga, wala pa siya sa kaisipan na i-level up yun. Kung ano yung sinabi niya sa'yo, kung ano yung na-deal niyo yung dalawa, yun pa lang yun. Okay, just dream for wish on everything. Okay, so this is not healed, wounded person. And diba? Ano siya? Yung person na to so much has a desire for you. Sexual chemistry. Kumbaga ay pinapantasya ka ng taong to. But sabihin natin, siguro most of my collectives are attractive. Sabihin natin attractive with pure heart. Kumbaga kung di mo yun nakikita sa sarili mo, itong taong to masyadong attracted sa'yo when it comes to lust, diba? Kumbaga may pagkakataon, alam niyang mali eh, alam niyang mali yung ganito, na para sa kanya mali ito, yun ang alam niya. Pero kumbaga puno-puno siya ng revenge eh, puno pa siya ng galit, maybe about because of the past. And yun nga, isa-isa ka sa kumbaga sabihin nating instrument niya para ma-release yung punish na yun or payback or revenge na yun. And you know, kumbaga nga, kung hindi niya to gawain before, maaaring sa'yo feeling niya sa'yo pa lang niya to magagawa. Kung hindi niya to gawain before, maaaring tong taon to ay seryoso sa love when it comes to love, pero this time hindi. Maaaring kumbaga ayaw niya ng commitment, or as in, inilagay na lang niya sa mindset niya na ayaw niya ng commitment. Okay? Words do hurt.
So, ito ay umiiwas sa hurt, sa pain, sa insult. Maaring yes, kumbaga ayaw na niyang maulit yun. Maaring ito ay nainsulto ng malala. Natapakan ng ang kanyang ego before. And kagaya ng kanina, siya ay punong-puno ng galit. Siya ay punong-puno ng emotion. Okay? So, ayan, my loves, ito ay karmic. And, yan, sigurado to na hindi pa siya mai-in love sa ngayon. Hindi pa ito yung, kumbaga, yes, sigurado siya physically, but emotionally, no. Hindi niya ahayaan na, kumbaga, mahipo mo ang kanyang puso or hindi niya ahayaang ma-fall siya sa'yo. Okay? So, angel messages for this. Or love angel messages. Ayan o. Oh. Heart-to-heart conversation. Honest, cause this, okay, maaaring if you're dealing with, currently dealing with this type of situation, maybe maaaring madaan ito sa heart-to-heart conversation. 2 times siya halos, kumbaga ito yung interview. Heart conversation, pwedeng madala dito yung taong to. Nasa ability mo yun kung paano mo siya papasukin, paano mo siya sabihin natin, huhulihin ang loob. Pero yun nga, mailap yung taong to. Hindi siya basta-basta mag-o-open about their past. So, ang isang susi, kung para mas sabihin natin maitama kung ano man yung connection na to, kasi nga ito ay sabihin natin ganyan, is to have heart-to-heart conversation. Maaaring madala to through heart-to-heart conversation, pero kagaya ng sinabi ko kanina, hindi siya ready na i-open yun. Okay? So, that's all for this reading, my loves. I am sending you lots of healing and love. And see you in my next one.